Hello guys, sa atin po ka po ni Alde Family, sa akin pong Katerang Family, please support my brother-in-law po ni Alde para mas marami po siya matulungan. Thank you po. Good morning po sa ating lahat, welcome po sa ating channel guys. Hello po, good morning, magandang tag-ulan po. Magandang umaga, sobrang maulan po itong araw na ito guys, signal number 1 na po dito sa Eastern Samar, sa Borongan at sa ibang bayan po ng Eastern Visayas. Mag-pray po natin na sana hindi ito tumuloy itong bagyong ulit talaga. Rakap na pa naman sir yung hangin niya. Lakas ng hangin na tulad guys. Dobling ingat po tayo, mga kababayan po natin dyan sa Cebu, sa Sunigang, sa Eastern Samar, Eastern Visayas. Mag-ingat po tayo. Ingat po tayo. Bago po lumakas ang hangin at bumagyo, maglilingkod po muna tayo sa ating kababayan. Pasensya na po kayo guys, hindi tayo nakalabas kahapon sa ating mission. Sobrang malungkot na sitwasyon. So, ang aking dalawang baby, si Gavin at saka si Ia, nagkaroon po ng viral infection. Kaya naka-confine po sila ngayon sa hospital. Hopefully, sa magdarating na araw, maging okay po ang kalusugan ng mga bata. Kawawa, ang hirap pa na nang nagkakasakit ang baby. Opo, talagang ganun sir. Hindi talaga natin maiwasan yan. Kaya puyat-puyat pa ako ngayon guys. Talagang ganun talaga. Iyak nang iyak kasi si Gavin kagabi. Hindi siya nagpapababa. Sinubukan ko lang kung lumabas ngayon para ipagpatuloy ang ating mission. Doble ingat po tayo. Yung bahay ni Tatay Arturo guys, tinalian niya na po. Opo. Tinanggal ko na yung dingding para wala na siyang tanggalin. Wala na siyang tanggalin ang bagay. Haligi na lang ang bubuhay. Opo, para hindi po masira lahat. Para... tagos-tagos lang po yung malakas na hangin. Opo, sa bahay naman guys, pinagtatanggal na po natin ang mga Christmas decoration doon sa labas para safe at hindi masira. Opo, ayan, ang ulan na. Let's go! Let's go! Dahan-dahan po sir, madulas. Dahanan. So, ano man sila yung sa daanan nila. Ayan guys, oh, mahirap talaga ng daanan dito, lalo na pag ganitong umuulan, sir. Okay nga Pasko. Kuya Jason, magandang umaga. Sino lang yung nandito? Okay lang po. Mabay nga Pasko. Hello, baby. Kakagising nyo lang. Ha? Kakagising nyo lang po. Kanina pa nag-inayas. Naglaro lang si baby. Kumusta na po? Okay lang po. Nasaan po si Kuya Jason ngayon? Nandun po siya sa Tacloban City. Nagpapadialysis po. Mag-isa lang siya? Opo, mag-isa lang po siya. Kasi hindi mo naman pwedeng iwan si baby. Hindi po. Wala po siyang napag-iwan. Kailan po siya umalis? Kanina po ng alas 2:30 ng umaga. Tapos, uuwi din siya? Oo, babalik po siya mamayang alas 4 po ng hapon. Ibig sabihin, pag dialysis niya, minsan na ikasama, minsan siya lang. Minsan sumasama ako pag may napag-iiwanan ito ni baby. Pag may sakit kasi yung lulo niya ngayon, kaya hindi ko siya nasamahan. So, kumusta naman si Kuya Jason? Ang kalusugan niya ngayon? Ano po siya? Hindi na po siya nakakaihi. Tapos, kunti-kunti lang siya kumain. Pero yung dialysis niya, tuloy-tuloy? Ako po, every twice a week po. Kumusta naman? Ano po ang sabi ng doktor sa dialysis niya? Sa kalusugan? Kailangan po na limit po siya sa tubig kasi... Every 3 days po, magmamanas siya pag kasi hindi na siya nakaka-i. Kailangan limitahan niya yung pag-iinom niya ng tubig. Nakakaawa naman si Kuya Jason. Mag-isa lang siyang nagpupunta ng hospital. Opo. Pero may nag-a-assist po sa kanya pag dumarating siya doon. Opo. Doon siya inaano sa dialysis center. Diretso na yun. Opo, diretso. Tapos yung sa ambulance, pipick upin din siya, antayin siya. Pinipick up, tapos sinahatid. Napakabait niyang asawa. Siya yung nagpaaral sa akin noong college ako.
ano, nagbubulkanizer po siya. Pati ako rin natutupo ako mag-vulkanize dati. Ayun, nag-ano ng gulong, nagtatapal. Opo, doon siya sa ano, alang-alang. Nung last year pa, nung bago pa lang siyang nagda-dialysis, nag-ano po kami, sinasama ko po siya sa pamamako. Kumukayo ng pako. Oo, kami ng pako sa bukid. Pero ngayon, hindi na po siya kasi hinihingal na po siya simula nung hindi na siya nakakaihid. Hingalin na po siya. Napakabait niyang asawa. Kaya mahal na mahal mo. Opo, kasi opo, gusto ko lang naman sa kanya na ngayon nakabawi na ako sa kanya kasi napakabubait niya talaga, sobra. Tsaka makikita naman natin kay Kuya Jason na talagang mabait siya. Opo. Sadyang nagkaroon lang siya ng sakit. Opo. So nakatapos ka? Second year college lang po, HRRM. Sa ISO? Opo. Pero pwede mo pa yun ipagpatuloy, sayang. Opo, after sit accommodation kan araw, mag-aaral po ako. Ito ko muna ma, diyan ang kinabukasan yung anak. Yung gagawin ko po ngayon, ano po, papagpatuloy ko po yung pagkahalamanan ko para po sa anak ko. Opo, kasi dati po kami na, ano, nagtrabaho po ako sa bayan. Anong trabaho? Gardener po ako dati. Opo, sa DGL Enterprise po. So, sanay ka at hiyang ka sa halaman. Opo, ako po yung ano, nagparag mixture ng soil at parag arrange ng halaman. Ako po yung nandiyan po kami doon sa nagtrabaho po kami sa sungko, diyan sa ano, maraming halaman sa sungko. Yung sa may post office. Oh, dilit na may ada si MD sa Unhanit City Hotel. Opo. Diyan po na may mga halaman diyan na marami noon. Mm-mm. Ako po yung naka-assign diyan na gardener dati. Noong 2018 po. Tapos, gusto ko talaga na ipagpatuloy pag-ahalamanan po. Kahit paano, pag wala akong pera, pumupunta ako sa bayan, naglalako ako ng halaman kahit limang piraso lang para lang may pambaon siya sa dialysis. Tapos, kapag nagpiperma ako ng ambulan, sa ano, pumupunta po ako sa ano, sa mga kakilala ko. Nagpapatulong ako para mabili yung garden soil ko para pambaon mo sa dialysis. At yun ka nangungutang po ako. Diyan ko nababayaran kapag nakabinta po ako ng garden soil. Talagang ang katag mo din, no? Ang kililibit. Ginagawa mo lahat para mairaos yung pangailangan ng asawa mo. Minsan pag walang-wala, kapag maulan, napakahirap ko talaga kasi hindi ako makapagpinta ng garden soil. Yung ginagawa ko naman, nanmamako po ako para may pambaon siya. Tag 20 pesos lang. Hindi po ako doon sa merkado kasi maraming tao. Pumunta na lang, dyan na lang ako sa bayan, nagsusuday-suday na lang. Nilalako mo na lang. Nilalako ko hanggang sa maubos, mga 2 oras. Minsan isang oras kalahati na ano po, nauubos agad. Minsan napapagod po ako, mabigat yung katawan ko, pinagdarasal ko na lang po na nagdarasal na lang po ako na ma-relieve po yung sakit ng katawan ko din. Mga after 5 minutes ganun, nawawala din agad. Ganun na lang po yung ginagawa. Ang aking lang naman po na mabigyan pa ko pa siya ng mahabang buhay para kahit man lang mga dumalaga-dalaga man lang yung anak ko para makatulong na sa akin pag wala na siya. Ano niya, yung kidney niya kasi dalawa, isira na, hindi na pa kasi na-function. Yung dalawang kidney niya? Opo.
ang ano lang po ta dialysis advice, kidney transplant, pero ayaw niya talaga kahit may mamerong mag donor sa kanya, hindi na dire iya. Bakit ba po? Kasi iwan po kasi sa kanya, kasi ayaw niya talaga na di ayaw niya magpa-transplant. Yun lang naman yung option, di ba? Opo. Iniiwan ko naman yun, ito yung anak ko sa kanya. Pag magpa-perma ako ng ambulance, siya yung marunong na siyang mag-ipis ng tubig, siya nang nagbibigay sa tatay niya, naging train ko. Baby. Opo. Siya yung nagbibigay ng medicine sa kanya, umaabot ng medicine para may matumar siya. Napakabait na yung baby. Ngayon gagaling si tatay mo, baby, no? Pagpipray natin yan. Yung pinakamahirap po na struggle namin sa buhay nung December po. December? Nitong last year? Last year. Yung asawa ko po, ano po, tutubuhan na po siya. Tapos, sabi ko, ayoko nga na, sabi ko. Kasi, ako lang mag-isa, hindi ko kaya. Hindi ko siya maiiwan. Tapos, sinabi naman ng doktor na yun lang yung option kasi yung paghinga niya may tunog na. Opo. Yung oxygen niya, pag natutulog siya nagsisiro, tapos ano ganun, tapos pag zero na, 15, tapos nababa na naman. Yun yung option talaga ng doktor, tukuhan siya para maalala yung pagginhawa niya. At yung ginawa ko, undecided lang kasi hindi ko talaga, hindi pa talaga ako makapag-decide. Tapos, yung ginawa ko, nagdasal ako, Lord, tulungan mo ako, di ko alam kung ang gagawin ko. Tapos, biglang may napasok sa isip ko na pumunta ako sa dialysis. Tapos, pumunta ako sa dialysis. Pumasok ako, tumingin lang ako kung may bakante. Tapos, mayroon doon isa na bakante. At ang ginawa ko naman, nakiusap ako sa head nurse na ganyan, na tutubuhan ng asawa ko, kailangan na ma-emergency dialysis ngayong gabi, nung alas 10 ng gabi, kailangan talaga yan ma-dialysis. Tapos, kasi punta naman, pero hindi ako agad inano ng nurse. Pero ang pabalik-balik ako, mga 10 beses ata yun. Pabalik-balik ako kasi kailangan talaga na ma-emergency dialysis yung asawa ko. Tapos, siguro nakulitan na lang sa akin. Kaya ipinasingit kami on that time. Sa dialysis? Oo, sa dialysis. Tapos, tawa ng Diyos, nakasurvive siya. Pero ang laki-laki talaga ng ano niya, yung mukha niya, ang paa niya. Namanas na ang siya. Ang tiyan niya, opo. Kasi, grabe na talaga yung ano niya na, yung findings pala ng doktor, tubigan yung baga niya, kaya kaya siya na, sobrahan siguro ata siya ng tubig kasi hindi naman. Tapos sawa ng Diyos, pag after dialysis niya, pumayat siya, napayat nga na ano ako, parang natakot ako, ha? Bakit ang payat-payat mo na yung inatak sa kanya na tubig, mga 5 liters ata yun, tapos after dialysis nakasurvey, sawa ng Diyos na dugtungan ko yung buhay niya. At yung grabe na talaga yun, matunog na yung ano, wala-wala na yung oxygen. Hindi ko siya tinulugan. Doon ako nakatulog nung after dialysis niya kasi kampante na ako, okay na siya. Nakasurvive siya. Yun ang pinakamahirap yung struggle namin. Walong beses na po siyang muntik ng kunin sa akin. Pero hindi ko siya pinabay. Opo, walong beses na siyang muntik na maganon. Marami na po kami napagdaanan pero hindi ko siya talaga pababayaan hanggang sa huli. Bawal na siya po siyang kahit taburos lang ng ulan. Sinisinat siya. Yung ano ng ulan, yung anggi, bawal siya. Opo, bawal na po siya. Tapos hindi na po siya pwede maglakad-lakad ng malay. Dito lang sa bahay, dito lang. Bawal na siyang pumunta doon kasi hinihingal na siya kahit dalawang ano lang ganun, hinihingal na po siya. Hindi na po niya kaya maglakad-lakad. Hindi po ba kayo lilikas? Diyan na lang po pag ano, pag malaki. Means, dito po sa lugar na ito, dito po. Inaabot po ito dito ng tubig. Itong kapag, side nyo?
Opo, kasi mataas na may ito. Sapa doon, nagtatapo yung sapa at ilog, nagbumaba talaga dito, nagiging ilog ito dito. Kasi signal number one na tayo ngayon, malakas daw itong bagyo. Ngayon? Opo. Kaya, obserbahan nyo, hanggat maaga, pagdating ni Kuya Jason, mamayang alas 4, tingnan nyo kung ano makibalita kayo dito sa LGU sa barangay nyo. Okay. Mahirap yung saka tayo lilikas kung kailan sobrang lakas na ng bagyo, no? Doble ingat tayo, lalo na't si baby nandito. Tsaka sabi mo, bawal siyang maanggian ng ulan. Kaya pagdating niya, kausapin mo na mag-ano kayo, mag-prepare ng mga dadalhin yung damit, no? Opo, napapasalamat po. Kasi, no, nung time na yun talaga, walang-wala talaga akong, ano, pupunta ako sa mga kakilala ko, kaibigan, 100 pesos lang po yung na-provide ko. Napapasalamat ako na nakabili po ako ng dugo. Nasalinan siya agad nung time na yun. Opo, dalawa yung nabili kong dugo para sa kanina. Pero yung pang-dialysis niya, meron pa siya. Meron pa siyang baon-baon. Hindi masira ngayong bagyo, Tate Arturo, itong bahay nila. Tsaka dapat lumikas talaga sila, sir. Oo, kasi kagayon dito trapal lang. Pwede naman yata sa may eskwilahan, ano, malapit lang naman. Oo, yung eskwilahan. Yan na lang po, malapit lang. Gusto ko pa po siyang mabigyan pa ng extension, tiya life, malaba pa. Kargo ko talaga matagang ko pa yun, malaba pa kinabuhi, tapos di ko yapababayaan, no matter what. Laban lang, maging matatag po kayo. Opo. Kaya natin yan, nandito po ang Team Pony para magbigay ng support at pagmamahal sa inyo, lalo na po sa pagpapagamot ng asawa mo. Basta tatagan at magdasal po tayo, ati Lilibet. Dito lang ako, minsan yung ano ko dito lang dito, tapos naglalaba ako sa ilog, tagdamihan yung paglalaba ko na lang, tapos ano, nag-garden ako ng mga gulay-gulay para pang-raos namin. Ano po, wala po akong nanay. Lumaki po ako mga ano po, 5 years old ako na iniwan ni mama, pumunta siya sa Cebu, tapos nasari na ako na mag-isa, tapos naging independent ka agad. Nag-hard work na lang po para po sa kanila. Talagang salud ako sa mga kagaya ni Ate Lilibet na sobra ang pagsusumikap para sa pamilya. Mairaos yung pangailangan, pampagamot ng asawa niya sa lahat ng mga magulang na talagang walang pagsuko sa kanilang mga sitwasyon. Saludo po ang Team Pony sa inyo. Sana mas lalo kayong gabayan ng ating Panginoong Diyos na bigyan ng magandang kalusugan, lalo na ang mga anak at ang buong pamilya at Lilibet, no? Ano po ang wish mo ngayong Pasko? Wish ko po ngayong Pasko na masaya lang. Ano po, good health po. Lalo na kay Kuya Jason. Opo. Meron po tayong sponsor, Ate Lilibet, naghandog ng blessings para po sa pagpapagamot ni Kuya Jason. Si Tita Johnny Andes, nagbigay po siya ng 1,000. Si Tita Josephine Basilio naman po, may binigay siyang 5,000. Si Sir James, nagbigay po siya ng 2,000. Saka isang sponsor po natin from Montreal, Quebec, Canada, nagpadala po siya ng 4,000. So lahat-lahat po ito ay umabot po ng 12,000. Pandagdag po ito sa pagpapadialysis at sa ibang pagkain gamot ng pamilya mo. Nakabili na po ako ng injection para sa asawa ko. Injection? Opo. Anong klaseng injection po yun? Erythropoietin injection po para sa kanyang hemoglobin. Kasi pagdadialysis, nalalasaw pa yung dugo niya. Pampapula po at pampadagdag yung hemoglobin po. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 na pagmamahal galing sa ating mga sponsors. Salamat po sa inyo. Napakalaking tulong na po ito para sa pagdadialysis niya. Mapapalaboratory ko na ulit yung asawa ko.
Gusto ko po maul ipa-laboratory siya ulit. Nandito po yung, meron po siya mga laboratory results po. Basta po ano po yung kailangan para sa kalusugan niya. Opo. Gawin niyo po ano. Oh, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Sana po marami pa kayong matulungan. Maraming salamat. Opo, wala pong anuman. Sa ganitong ginagawa po natin, nabibigyan po natin ng panibagong pag-asa ang pamilya ni Ate Lilibet, lalo na po sa kalusugan ni Kuya Jason. Maraming salamat po muli sa ating mga sponsors, kay Tita Johnny Andes, kay Tita Josephine Basilio, kay Sir James, at saka po sa isang sponsor natin from Montreal, Quebec, Canada. Thank you, thank you, thank you po sa lahat ng ito. Sobrang laking support po ito, Tatay Arturo, sa pamilya po niya. Talagang laki po ang pagpapasalamat po natin sa mga sponsors po. Sana nga po maging okay ang kalusugan ni Kuya Jason. At ipag-pray po natin lahat ng ating mga kababayang nangailangan ng agarang lunas o gamot para sa kanilang mga kalusugan. Maraming salamat po, Sir po. Sana po, bigyan pa po po ni Lord ng mahaba pang buhay. Sana marami pa kayong matulungan. Okay. Ayan, wala maraming pong salamat. Anuman. Mag-pray lang po tayo, no? Ayan guys, hanggang sa susunod po na update kay Kuya Jason, ingat po tayo. Bye bye baby. Bye bye. Merry Christmas. God bless po. God bless. Opo. Bye bye.